Okay, example number two, find the volume of the region bounded by y is equal to x squared and y is equal to 2x and is revolved about y-axis. So, kung i-graph natin, ganito yung maging tsura niyan. So, yung y is equal to x squared, ganito ang maging tsura niyan. Tapos, yung y is equal to 2x, ganito, line, no? So, mapapansin nyo, nag-intersect siya dito. Ngayon, ang kailangan nating paikutin daw yung y-axis. So, kung papaikutin natin yung y-axis, mag-approximate tayo ng area. Part na ito. So, pag pinaikot natin yung y-axis, magkakaroon tayo ng washer, no? Okay. So, anong mapapansin nyo sa washer? Diba, kailangan natin ng outer radius. Outer radius, tsaka yung inner radius. Sa case na ito, ang outer radius natin, siya yung y is equal to x squared. Pero ang kailangan natin, value ng x. So, para makuha natin yung value ng x, equate natin sila. So, ito magiging x is equal to y, square root of y. Tapos yung isa, yung y is equal to 2x, magiging x is equal to y over 2. Okay, so ano po yung kailangan natin? Kailangan natin yung limit ng integration. Kasi ang area na kinukuha natin, pag pinaikot natin, ito, volume nito, no? Pag pinaikot natin by y-axis. So, kita naman natin na yung una ay 0. Tapos ang maging interval niya para makuha natin ito, substitute natin yung value ng x dito. So, magiging y over 2 is equal to square root of y. Then, square natin both sides. So, magiging y squared over 4 is equal to y. So, makakancel yung y. Ang magiging value ng y mo ay 4. So, ito yung magiging limit ng integration natin. So, kunin natin yung volume. So, pi times yung outer radius or simply, ito, square root of y squared minus yung inner radius which is y over 2 squared multiplied by dy. Okay. From 0 to 4. So, ilabas na natin yung pi. Tapos, square root ng y squared. So, magiging y na lang ito. Minus. So, squared natin yung y over 2. Magiging y squared over 4. Dy. Okay? From 0 to 4. So, ngayon, integrate natin yung y. Magiging y squared over 2. Minus ito. Magiging y cube over 12. Multiplied by pi. Okay? So, evaluate natin from 0 to 4. So, since pareho may variable, pag in-evaluate natin yung 0, magiging 0 din yan, di ba? So, kailangan evaluate na lang natin dito sa 4, no? Di na natin kailangan isubtract sa magiging evaluation nito. So, magiging pi times 4 raised to 2 over 2 minus 4 raised to 3 over 12, okay? So, ito ay magiging 8 minus 16 over 3, di ba? So, magiging final answer natin dito, yan ay 8 over 3 pi or 8 pi over 3 cubic units. So, ito yung final answer natin sa number 2.